Hi guys, video na to isang mabilis lang tuturo ko yung multi-one tsaka yung iba pang configuration na tulad na may mga pagbabago tulad ng SQM tsaka pag-install ng adblock. So lahat-lahat na uli. So dito kasi sa gagawin ko, tutulungan ko si Sir Eric Bautista, yung supplier ko ng Piso Wi-Fi na iset up yung new wifi niya ng multi-one. So gamit niya kasi ngayon is GoCloud. Sa nakita niya sa video ko na okay yung OpenWRT, so susubukan niya. So humingi siya ng tulong sa akin para gumawa ng backup file. Sinendan niya ako ng mga configuration niya sa GoCloud. So yun yung pagsasampulan natin ng situation, guys. So bago ang lahat, bago tayo mag-start, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa page namin ng misis ko para yung mga gantong tulad ng mga tech vlog, updated kayo. Tapos, shoutout kay Sir Eric, yan, yung tutulungan siya, siya yung tutulungan natin ngayon. Siya yung supplier ko ng Piso Wi-Fi. So, kung gusto nyo ng Piso Wi-Fi, guys, ENB Piso Wi-Fi, Piso Net, yan. Ang mga access point, pili lang kayo sa kanya. Sa Sir Markel Dorotan na isang avid new Wi-Fi seller. Legit to, mga gustong bumili ng new Wi-Fi. So guys, yung ito personally, ako mismo yung admin ng group na to. Kung mga gamers kayo dyan, gusto nyo matry mag-controller gamit yung mga cellphone nyo, magkaroon kayo ng mga controller. Yun, subukan nyo guys, FlyDG, panalo. Sali na rin guys sa group ng FlyDG. Ako mismo yung admin yan. So start na tayo guys. So yan, pinin ko muna yung 1.1. Sabihin connected ako ngayon sa open sa new wifi ko na OpenWRT na. So FYI lang guys, naka factory reset tong OpenWRT ko, ibig sabihin totally from scratch, parang kakaano lang, kaka-flash lang. So ito yung gagawin natin. So si Sir Eric kasi meron siyang apat na converge. So sa akin nga dalawa lang, ito siya apat. So laki kasi ng siniservisa niyang wifi sa lugar nila, para isang buong village yata yung sinusupply niya. So iba't ibang converge lang gagawin natin, apat. So mangyayari is yung una is dito sa one port, 50 Mbps na microbis. Dito naman is residential na 50 Mbps din, converge din. Sunod is yung pangatlo is yung 150, at yung pang-apat ay 50 rin. Alam ko, residential line din to. So, ang ginagawa ni Sir Islas niya is gumagamit na lang siya ng switch hub. Doon niya i-coconnect lahat ng mga router niya, vendo at kung ano-ano pa. So, pagsasamahin niya lang sa isang router lahat ng ISP niya. So, ang configuration gagawin natin is multi-one. Yung nakita niyo na sa last video ko na SQM cake. May additional ako dito guys kasi may nagturo na may kulang pa daw sa nagawa natin na nakaraan. So, dadagdag na rin natin. Saka to, dahil nga magsisend ako kay sir ng backup file, dapat naka-install na rin yung adblock. So, yun. Start na tayo. So, syempre, 1.1 ang 192.168.1.1 ang OpenWRT. So, dahil kaka-flash lang to, kahit anong lagay mo sa password is papasok siya. So, yun. So, yun guys. Bale guys. Sa ngayon, wala pang nakasok-sok lahat dito. Wala. Hindi natin matetest kasi wala. Isa lang. Dalawa lang ISP ko eh. Tapos, hindi ko na malilipat. So, configuration lang talaga to. So, ang mangyayari guys, andito ako kukonek mamaya sa laptop. Dito. Tapos, dito kayo kukonek mamaya yung converge ko. So, actually, baka hindi ko makonek yung converge ko kasi naka-static lahat to eh. Yung mga IP ni sir. So, kahit i-connect ko yung converge ko, hindi siya gagana kasi iba yung IP address ng converge ko. So, iba rin yung sa kanya. So, baka hindi na rin natin matest. Pero, working to. Dahil madali lang naman to. Start na tayo. So, una natin gagawin, guys. Palitan muna natin yung LAN IP. Kasi para hindi mag a conflict sa IP ni Sir Eric. So, ito yung ano niya, 1.1 niya is 37.22, 37.1 pala, 100.1, 100.1 ulit, saka 103.1.
So, ang gagawin natin ngayon is 6.1, guys. Magiging LAN natin ay 6.1. Yan. Ito yung 6.1 din yung kay Sir Eric. So, kukopay lang natin. So, dito tayo ulit sa network interface. Kasi madalas ng ISP, kailangan hindi parehas ng router na ikakabit. So, alam nyo naman na yun. So, mabilisan kayo, huwag tayo. So, network interface, edit mo agad yung LAN. So, edit natin agad. Static lang yan. 6.1. Tapos, DNS servers, 192.168.6.1. Actually, dali pala, iisa lang yung ISP ni sir. Kasi sa akin, smart tsaka converge. Magkaiba yung DNS na maganda sa kanila eh. Dahil converge lang lahat, ang magandang DNS sa converge ay 8.8 Google. So, Google lang ilalagay ko. Pero sa akin, ang nakalagay dito kung ano IP address ko eh. Ayan. IPv6, hindi naman natin kailangan. Disable lang natin. Next, settings lang. Okay. Wala naman. So, yun lang. Ito pa, i-check natin yung force DHCP. Okay, save. Tapos, delete na rin natin itong 1.6. Yung IPv6 ng 1. Hindi naman natin kailangan. So, save na play lang, guys. After nyan, guys, magre-reboot yan. Magiging 6.1 na siya. So, ping na rin natin para kung kukonnect na. Magintay lang tayo. Mag-connect. Ayan. Grabe sir, no? 50 plus 50, 100, 150. 300 Mbps pala yung connection sir. Ang problema lang talaga lagi ni sir din, kaya gusto niya ipa-open WRT. Kasi guys, alam niyo naman si Junat, no? Kahit naka-microbish siya, kahit yan yung kadami yung ano niya, sobrang dami niya kasing sinaservisan na binibigyan ng wifi, naka-PPOE pa siya. So, talagang bitin tong mga connection niya, tsaka nagsi-CG na sa sobrang dami ng connection. So dito, subukan natin matanggal yung, sabi ko sir, subukan niya itong SQMK cut ad block. Kasi mababawasan talaga yung active connection. Pwedeng hindi sumipa yung, pwedeng hindi sumipa yung, tawag dito si Ginat. So yun, makakumunik na. Yan, kumunik na si 6.1. Masyado ko napakwento doon. Palitan na natin ito guys. 6.1 na siya. So, ayan, kumonek na. So, after natin mapalitan, guys, kabit na natin yung isang internet. Kasi kailangan natin i-download yung mga kailangan na software sa OpenWRT. So, ayan, guys. Dito ako nakakonek sa laptop ko ngayon. Ito, blanco. Ayan, ha, dito lang. Tapos, ito, kinonek ko na yung converge ko. So, ngayon, ito-download na natin yung mga kailangan. So, punta tayo lang ng pagka-login system software. So, tatlo yung kailangan natin. Update list muna tayo guys para makita, ma-download niya lahat ng mga available software online. So, hintayin lang natin. Hintayin muna tayo habang naghihintay. So, pansin nyo lahat ng connection ni sir sa GoCloud is naka-static. So, ganun din gagawin natin dito. Static lang. Pero pwede ito kahit dynamic kung ayaw nyo. Eh, medyo pagka ganito malaki na yung network mo, talaga mas advisable ang static. So, yun. Na-download na natin yung package. Sa-search na natin, guys. Ang una natin is yung Multi-One. M13. Ayan. Una natin hanapin is ito. LucyApp M13. Pangalawa. Install. Overwrite files. Install. Hintayin lang natin ulit. Ayan. Ito yan. Para sa una. Multi-one. Sunod is SQM natin. Da-download. Tsaka adblock. Dito lang sa adblock may additional pa tayo install. LubyStream. Mamaya makikita nyo. Tagal-tagal ah. Ano ba pwede pagkakwentuhan natin? Yun pala actually guys, dadagdag ko lang. Yung multi-one kasi na nakikita sa internet, kulang yung binigay nila. May maling configuration. So, ituturo ko sa inyo yung tamang config
may unti lang naman na mali, hindi naman sobrang laki. So, ayan, tatry na na, subukan na natin. Tagal siya. Tingnan natin siya. Ano. Tingnan natin sa Google. Walang magawa eh. Ayun. Ayan, tapos na siya guys. Nawala na installing. Start mo lang. Login ulit. Pag-connect natin siya dito. M13. Ayan, installed na yung dalawa. Kasi package to ni LucyApp. Halos sinasama niya natin isa. Okay. Next natin is SQM. Search lang ulit. Nalabas naman agad. Ito yung kailangan natin. Lucy app. Yung dalawa. Kaso pag in-install mo na to, na-install na rin yung pag na-install mo na to, na-install natin itong taas. So, ito lang kailangan. Si Lucy app. Ito lang guys. Ito lang kailangan. Lucy app. May install niya na rin. Kasama niya na rin to. So, isang install yan lang. Tayo ulit. So, yan. Install na. Wala namang error. Dismiss. So, kung si-search natin sa SQM yan, install na yung dalawa. Next natin is si Adblock. So, ang kailangan natin is si Lucy App, Adblock, tsaka si Adblock. So, pag in-install mo ulit ito, kasama na ulit si Adblock talaga. Yung Lucy App kasi, guys, ito mismo yung interface. Ito yung mga script lang sa loob, yung program. Pero yung makikita mo talaga kung paano siya kinoconfigure, yung mga nandito, ito siya si Lucy App. Kaya laging si Lucy App ang isa sa mga ini-install. So, dismiss. So, check natin ulit, na-install na yung dalawa. So, sa Adblock, may kailangan pa isa. Si LiboStream yata yun. Ah, tama. Si LiboStream. Ah, SSL. So, guys. Ito. And guys, para pala pwede nyo masundan to tsaka mag-backup kayo. Lahat na gagawin muna nating dynamic guys. Papalitan ko na lang mamaya pagtapos na yung video para kay Sir Eric. Kasi gano'n naman talaga yung mga normally ha. Nag-dynamic ko muna sila para gumana rin yung ISP ko. For the sake of ano tutorial. So yun, pag na-install na natin yung tatlo, 1, 2, 3, punta ka lang ng system uli. Start up. Restart mo lang yung tatlo. Ayan. Restart. Si M13, guys. Restart. Si Adblock. Restart. So, si SQM. So, hintayin mo lang sila matapos. Yan, tapos na si SQM. Si M1 na lang. Tapos na rin si Adblock. Ayan. Tapos na si M1. Logout lang ulit, guys. Pagka-logout, login ulit. So, yun. Tapos na tayo sa mga software. So, sa configuration na tayo, guys. Una natin gagawin is si switch. Sabihin dito, gagawin na, yung mga port, gagawin lang natin silang internet o ISP. So, yun. Magdadagdag lang tayo. So, si VLAN to, si 1 to. Guys, ayan na, nakatag si 1. So, add lang tayo. So, tingnan nyo, balik, bagay, baliktad yung placing niya. So, silang 1. Ito, kabila. Dapat na dito yan eh. So, ito na. Pangalawang 1, pangatlo, pangapat. So, 2, 3, 4, 5 lang kailangan natin. Sa CPU guys, lahat yan tag. Sa 3, sunod na natin si 1. Off muna natin to guys. Untag. Off ko yung pangalawa, tag. Yung pangatlo, tag. Yeah. Ito ako ngayon guys, kita nyo, no link yung iba. Kasi wala pa nakasaksak. Ito meron, ito yung ato yung laptop ko guys. Gigabit. Ito yung 1 na converge, gigabit din.
So, yung mga tatlong wala na ako, tingnan natin kakabit yung ISP ni Sir Eric. So, yun yung nakaantag. Sa 3, sa 4, sa 5. Yan sa 1, siya lang, sila. Okay? So, save and apply lang, guys. Medyo matagal yan kasi parang ano yata. Medyo nagkakamali, matagal ah. Ay, mabilis lang. So, yun. Huwag niyo makakalimutan, guys, si 3, si 1, si 4, si 2, 5. So, guys, kung sakali sa inyo, eh, dalawa lang kailangan nyo. So, huwag nyo na-off yung iba. Kung nyo rin kayo gumawa ng ganito. So, dalawa lang. So, 2 and 3 ka lang. Huwag mo nang galawin yung antag mo na to. Antag mo na yan. Kung dalawa lang, tapos tanggalin mo itong 4 and 5. Nag-i-error kasi dahil nakatag niya. So, yun. Config na natin yung mga port, guys. After nun, magkakaiwalay na sila. Yan, kukonfig na natin. So, ngayon, naka-ano si Juan. Ito na siya, guys, si Juan. Naka-config na siya automatic. Ang sumunod dyan is si... Check lang natin, guys, ha. Ito pala, guys, sa Juan, kailangan lagyan ng metric. Para lang mapag-iwalay sila. So, gagamit lang tayo ng 10, 20, 30, 40. So, 10. Yan lang siya, guys. Yan naman ang babaguhin dito. Save. Add tayo ng bago. 1, pangalan natin B. Importante ito guys, mamaya sa ano, multi-1. Kailangan case sensitive din. So, si ano si 1A, ito lang siya. Nagmukha lang siya ng capital dito, pero pagka sinulat nila yon maliliit lahat. Susunod is si 1B tayo. DHCP lang muna tayo. Para mamaya testing natin pa isa-isa. Lilipat-lipat ko yung mga yung converge ko dito. So, siya pupunta siya sa 3, sa VLAN 3. Or sa Ethernet 3. 3, 4, 5 yun eh. Tama ba? Nasaan na yung dalawa pa? Saan guys, check natin. Nasaan na yung ano? Nga. Nasaan na iba? 1, 2, 3, 4. Nasaan na yung 5, 6? Hindi yata na save. Check natin. VLAN 3, VLAN 4, VLAN tag. Kamali ko guys, tag yan. Antag, antag, antag. Okay, in-apply. Hindi niya nakikita. So, check natin guys ah. 1B. DHCP lang siya. Yun, nakita niya na si 3, 4, 5. Hindi ko alam kung nangyari sa kanya. Nahilo yata. So, 3 muna siya. Si ano siya? Si 3 siya si ano. Ito siya. Diba 3, 4, 5. Yan. 1. 3, 4, 5. Kasi baliktad sa ano, interface eh. Sa interface, di ba, nandito si 1. Ito si 1 niya. Ito si 2, si 3. So, nandito lang mag-start. Baliktad lang, guys. So, create interface. Pagka-create, guys, ayusin lang natin yung metric 20. Ayan. Tapos, firewall niya is isama natin siya sa lahat ng 1. So, save lang. Ganun na lang sa pangatlo. 1C. At guys, napansin nyo, small letter lang nalagyan natin dito na capital. So, talagang small letter lang to. So, 1C, HEP, sa foreign na tayo. Actually, makikita nyo naman kung ano yung kumap, yung dumikit na interface sa kanila. Ayun si 1B, nasa Ethernet 3. Sa VLAN 4 tayo sa si 1C. Next, pagdala lang natin ito, 13 na siya. Physical, Ethernet, 0, yan. Tapos firewall lang. Sama-samay lang natin sila. Nagiging 1 si capital na siya, guys. So, next is 1D. Static lang ulit. DHCP lang muna sa ngayon. Pero may papalitan ko ito dahil kay Sir Eric, static lahat eh. Yan, static lahat ng... Ano niya. For, lang, for now lang to para matesting natin. Ayan. Wait lang. Ano sa ba tayo? 10, 20, 30, 40 na ba? 40 na yata. Tama yung third net 5.
Oh, yan. Sama-sama lang sila, Juan, yung firewall. Sabihin dyan lalabas lahat ng mga internet connection. Kaya sama-sama sila. So, save and apply lang, guys. Pagka-save natin kanina, di ba? Save and apply na. Sabihin lahat na ng binago natin. I-apply na na. So, yun. Kapag na-configure na natin siya, ayan, lahat na DHCP niyan, wala lang kasing IP. So, wala nakasaksak. So, yung akin, no? 20.1 to eh. So, yun. Next na tayo, guys. Multi-one na iyan natin. I-load balance na natin sila. So, yun pala, guys. So, si Sir Eric kasi, itong apat niya, eh, pare-parehas yung load balance. Ibig sabihin, tigta 25%. Ako, personally, tataasan ko to. I-advise ko, sir. Yung ibibigay kong configuration, sir, medyo tataas ko to, sir. So, kaya, sir, kung napapanood mo to, tataasan ko tong one port mong microbase tsaka ito. So, more or less, gagawin ko tong 10% dito, 20%, 20% ilan pa, 40. Tapos, 30-30 na to, guys. Kasi si microbase, guys, mas matagal bago kumapit yung CGNAT niya. Si microbase nga. So, dahil sa 150 Mbps, medyo mas mataas din yung naibigay na CGNAT na dito sa 150 kesa dito sa 250. So, na to, 20%, 20%, 30%. Okay? So, dito na ulit tayo sa network load balancing. Ito may kita niya, one interface. So, ito guys, delete lang muna natin lahat para makita niyo yung pinaka-config natin. So, una natin dito is guys, si one, pinakauna. One, dapat guys, yung pangalan parehas ha. Kung kinapital nyo rin, capital din dito. So, dito kasi maliliit lahat. So, add ko lang one. Paano nyo malalaman na tama yung nagawa nyo? Dapat, yan, may metric dito, automatic niya, madedetect yung pinipe mo. So, si one natin, kasi doon sa kabila, sa interface dito, metric ni one is 10. So, sabihin na detect niya. Sabihin, good tayo. So, enable. Enable lang, guys. Ito yung, guys, yung interface nito. Ito yung ginagawa nito is piniping niya yung mga ilalagay mo dito para makikita niyang online yung ISP mo. So, kailangan may, parang ganito. Ganito yung gagawin niya. Parang ping 8.8.8. Piping niya yan. So, dapat may mag-reply. Para sabihin niyang online, para bigyan niya ng load yung una natin, yung mga one natin. So, dito is dalawa lang naman dahil converge 8.8.4. Tracking ping lang. Reliability, medyo maarte ko para sure na talagang online sila is 2. Silang dalawa ipiping niya. So, ping count, pag na natin galawin yan, okay lang yan. Ito, ping timeout tsaka ping interval is 3 seconds ako lagi. Sabihin ganun siya, parang ano ba to? Dapat mabilis siyang mag-ping yan, mabilis siyang mag-ping interval, mas mabilis. Tapos 3 seconds lang lagi. Pag na may napansin siyang mali, within 3 seconds, ano agad, failure agad. So yun guys. 3 seconds. So 3 seconds lang tong pati recovery. 3-3-3. Ito guys, hindi nila tinuturo to. Pero dapat ito chine-check eh. So ito guys, ibig sabihin nito, pagka na-disconnect yung kunyari itong unang ginawa natin, si 1A, pag na-disconnect siya, yung flash contract table, ibig sabihin lahat ng mga active connection, kunyari, yung isang laptop na connect sa Facebook, sa YouTube, yung isa naman sa YouTube lang. So dito guys, pagka nag-disconnect man, hindi ba yun kung na-check natin dito, kung nag-disconnect o nag-up man, sabi ng flash, i-clear niya lahat ng mga hindi active na connection. So, laging parang renew yung connection. Basta lagi niya lang i-check to, guys. So, check niyo lang tong tawag dito. Disconnected. If down, if up. Yan. Ibig sabihin to, guys. Kahit if down, if up lang. If down, if up. Ibig sabihin niyan, guys, pagka nag-down yung system, automatic malalaman na agad ng i-open WRT na nag-down, hindi niya nabibigyan ng load tong si 1A. Si 1BC na lang siya pupunta.
So, sa madalas, hindi nila sinasabi ito eh. Pero dapat ito nakacheck. Para mas maging, mas mabilis yung palitan ng load balancing mo. So, save lang muna natin. Mamaya na tayo mag-save and apply. So, ito na siya, guys. So, meron tayong apat na 1. So, dapat apat to. Yes, dapat laging may merong metric. Na tayo sa 1B. Check mo natin yung metric. O, di ba, kumapit. 20. O, ganun ulit, guys. Enable yung DNS ng magandang DNS na ISP mo. Sa smart corpus yung kasi 1.1 eh. So, yan. Yun lang ulit. Ulitin lang natin. Dalawa. Ay, mali. Save and apply lang dapat. Oh. Pero kanya yan. Save and apply naman eh. Okay, parehas lang naman. Mas matagal lang kasi ito eh. Loading-loading pa. So, yan. Dalawa na. Sunod ulit. Bilisan na natin. Baka pag-alan nyo na lang sa YouTube. Dala sa atin dyan, ano lang, ganito lang, dalawa lang. Ito, si sir kasi hanggang apat eh. So, sa akin, ganda dalawa lang din. Okay, guys, makikita nyo yung ano. Kung saan natin itong, para saan itong ginagawa natin, itong una. Makikita nyo mamaya sa ano, sa unahan mamaya. Papakita ko sa inyo. Save muna. 1D. Ito maganda to para sa mga nag-ML. Sila, ako si Doggy. Lagi nilang problema yung nadi-disconnect sila. Dapat nakaganto sila. Streamer sila, Liza Soberano. Yan. Guys, kumapit ulit yung 40. Sabihin tama. Mapansin nyo ito na yung apat nating ISP. So, save and apply. So, yan. Papakita ko lang guys kung saan na, para saan itong una. Unang part na to. Itong unang part na to guys, kung pupunta ka dito sa status overview, kaya status load balancing, makikita mo yan sa dulo. Yan. O, diba guys, na ito yun. Ito yung piniping niya. Ibig sabihin, pag naping niya, may nag-reply, ilalagay niya dito online. So, bakit tayo nag-downtime? Ayun, bakit nga tayo nag-downtime? Disconnect. So, mamaya na natin. Kasi actually, ang alam ko dito, may kulang pa tayong configuration. So, load balancing ulit tayo, guys. So, yun. Next natin is yung members. Yan. Delete lang natin ito lahat, guys. Itong members, policy, and rules, magkakakonekta sila. So, si members kasi dito, alam magdadagdag kung ano yung mga, kung gaano yung load balancing na ibibigay mo kada ISP. So, dito mo na pagsasamahin yung mga nagawa mong profile dito. So, pakita ko muna. Delete muna natin. So, for now, ito kahit ano ng pangalan, guys, okay lang. Ito si 1A muna eh. 1A. Ang metric, guys, laging 1 lang to. Yun yung maling niya, ginala 1, 2, 3, 4. Dapat lagi lang 1. Ibig sabihin kasi ng 1, guys, sama-sama sila. Kung bagay, dati kasi, kunyari, 4 to, kunyari, di ba, 4 yung gagawin natin. Ang metric na nilalagay nila, 1, 2, 3, 4. Dapat yun 1 lahat. Ibig sabihin nun, lahat yun, ISP mo na, main ISP mo. Yung ilalagay mo lang yung 2, ibig sabihin yun, backup mo yun guys, yung metric na yun. Yung ibig sabihin na, yung iba, 1, 2, 3, 4 yung ilalagay. Mali yun. Dapat laging 1, lalo kung nangyari, lahat gagamitin natin. So, ito metric 1. Ito guys, kahit anong pangalan ito, arte lang tayo. Ito naman guys, wait. Ito yung sinasabi sa inyong load balancing. Mamaya, pakita ko sa inyo. Ito, wait, gagawin ko. Wait lang ha. Si 1A gagawin ko siya. Ilang percent siya kanina, guys? 30%. Ayan, yung 3. Yan.
So, si 1A muna tayo. Ang ibig sabihin ng new metric niya, nasabi ko na kanina, siya yung pinakauna niyang, pinakaunang ISP mo. So, lahat yon yung apat na gagawin natin, syempre, lahat yan, una, sabay-sabay yan. So, lahat sila 1. Yan, metric nila is 1. Ang weight naman, guys, ito yung load balancing na. Kaya nga weight eh. So, ito guys, 1 to 1,000 yung value. Ibig sabihin ng 1 to 1,000, yan yung connection. Papakita ko sa inyo. Punta tayo ng processes. Hindi pala mali. Real-time graph. Punta tayo ng connection. Yan. Itong lahat to, guys. Isang, ako lang naman lahat to. Yan, 243, 243. Isang laptop lang gamit, pero dalawang connection yung active yun. Yung ibig sabihin ng mga connection na sinasabi ko. So, yan, marami pang iba. Kung ano pa. So, ibig sabihin ito, kada isa niyan, bilang yan, 1. So, dito guys, ibig sabihin 1,000. Dito gagawin ko lang tatlo. Kada tatlo, yan, ngayari sa 10, sa 10 ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For example lang ito guys, itong 10 to, yung tatlo dyan mapupunta sa 1, yung tatlo mapupunta sa 1B, dalawa 1C, dalawa 1D. So, yun yung ibig sabihin ng weight, guys. So, kung gusto nyo mas malaki, kunyari 50, sabihin, kada 50 na connection, lahat to, papasok yun lahat sa 1A, yung 50 nyan, bago siya lumipat sa 1B. Yan, kunyari to, 1B na to, kasi naging 50 na. So, gusto ko kasi, kada maliit lang yung ano, para laging gamit lahat yung connection. Mas maganda to for me, sa akin, mas maliit. Ang upside ng mas maliit na weight, guys, pros niya, mabilis yung speed test mo, totally nababalance talaga yung connection mo pag maliliit. Ang downside niya, guys, sa mga nagbabangko, sa mga online banking, sa mga site na mataas yung security, hindi nila minsan matagal siyang mag-process kasi nakikita nila bakit dalawa yung sa cellphone mo, dalawa yung kumukonek, dalawa kunyari, dalawang ISP yung kumukonek, diba dapat isa lang. So minsan kasi naghihiwalay, sabi, pagka lalong mahigpit yung online banking, yung mga ganyan, minsan matagal o kaya minsan hindi nagiging responsive. Yun lang, yun yung downside. Pero sa mga browsing, tsaka YouTube, gaming, lahat maganda na pagka mababa. So, inalagyan na natin, guys, is 3. Kasi 30% eh. Kasi every 10 connections lang naman ako. Kunyari, every 100 connection ka, sabihin, 30 ilalagay ko dito. 30, 30, 20. Okay? So, every 10 connection lang naman kasi ko. So, 3 lang. 3 lang. Save. Pagka-save, makikita mo na siya dito. Ayun. Sunod na natin si 1B. 1B. M1. W. Iwasibin natin ito. W2. So, 20% lang eh. Sa kada 10, dalawa lang yung mapupunta sa kanya. M1, W. Ito na, pare sila ni 1A. Ganyan na kadali guys. Kailangan lang talaga na napapaliwanag. M1, W3. Wala lang pala ito, 20%. So yun guys, pwede ka pa mag-add dito. Actually, kahit si 1A pa uli, pwede uli siya. Kung medyo gusto mong marami kang ito kasi guys, itong mga to, gagamitin ko na to sa policy. Hindi pa to ano lang to, profile lang to. So, dito yan maglalaro sa policy. Pero kung gusto mo guys na ano pa, medyo gawa ka pa ng ibang profile para hindi ka nagagawa sa susunod, pwede naman, add ka lang na add dito. Hindi mo porket naka-add yan dito, gumagana agad. Dito yan mapupunta sa policy. So, mamaya gawin natin yan. So, okay lang kahit marami. Pero ang pinakauna yun, yung pinakagagawin mo lang. Pinakagagawin natin. So, save and apply ko na to guys. So, next natin is yung policy. So, delete ko lang alam.
Bali si guys, to any name din to. So, kunyari, balance. Ano pala, 30, wala lang, kahit anong pangalan naman to. So, to yung sa akin. Si A, mali pala. B, C, 33. Yan guys. Wala lang, kahit anong pangalan naman to. Kasi, sa loob mo siya i-add lahat. So, yun. Dito naman, guys, yung member na yung siya na yung, sino yung mga ISP nang magsasalo. Yun yung kaninang ginawa natin sa member. So, sa atin, dahil lahat, pagaganain natin. Sa policy na to, ha. Sa policy na, ito. Ito, yun. Add mo lang lahat. Tapos, ito, unreachable lang. Save. Save na tayo. So, pwede ka pa iba gumawa ng policy depende sa mga members, tsaka ano. So, kunyari ito, for example lang, guys. Kunyari ito, 1A only. Kunyari gusto mo, dito naman, guys, ginawa ko lang to. Ito naman gagawin natin, guys. Kailangan naman dito sa rules. So, kunyari ito, may gagawin tayo sa rules na kunyari 1A lang natin gusto. Ayan, lagay mo lang dyan si 1A. Si apply. Kunyari, pwede rin si 1B tsaka si 1C. So, mamaya magigets nyo rin yan. So, pagdating sa rules. So, sa rule guys, ito na yung ano, ito na yung pinaka i-apply lahat nitong mga to. So, kunyari dito, pwede naman natin delete to, pero pwede naman hindi na. Itong IPv6, delete na natin. Saka to. Yan. So, i-apply muna. Ito guys, sa rules, ito yung ibig sabihin, kunyari may nakita siyang address na ito lahat kasi ito nakalahat eh. Sabi na 000, sabi lahat, pupunta siya sa policy na assign kay balance. So dito kasi naka-assign lahat tayo kay palitan natin to, edit lang naman. Palitan lang natin to. Yun. Yun na siya. Sabi, pag may nakita lang siyang IPv port to, rule version, lahat ng IP in short, kahit saan pumunta, dadaan kay policy natin. Yun yung ginawa natin kanina. So, dito rin guys, kung gusto nyong dito rin kung gusto nyong mag-routing, kunyari si 1B, kunyari tulad yan ha, for example to. Well, gumawa, yan, nakagawa naman na tayo kanina ng 1A, 1A only. Kaya kung gusto mo, pagsamahin mo pa yung dalawa, bahala ka na. To for example lang, 1A only. Kunyari si 1A only, gagawa ko kunyari browsing, ano, lahat ng games so mag-a-add ako. Kanyari ito, games. So, kung lahat ng games, pupunta lang kay A. So, dapat alam mo yung port. Yan, destination port. Kung anong port ni, kanyari ni ML. 3097, 3097, comma, ano pa, 5501. O, lagay mo lahat dito yan. Para pag nakita ni OpenWRT na ito yung lumabas. Kanyari dito, sa policy na i-assign natin, kanyari lahat pupunta kay 1A lang. Yan. So, dito yun guys, kanyari gusto mo si 1A, puro browsing lang. Browsing naman kanyari, 443 yun. Sa browsing. Sa browsing, lahat pupunta 1A lang. Pero dahil hindi naman yung gusto natin lahat, delete na natin to. Gusto natin kasi lahat napupuntahan ng lahat ng ISP natin. So, lahat lang sila sama-sama na. Pero kung gusto mong may specific ka, dito ka gagawa sa rules. Rules, policy, members. Yan. So, yan guys. Okay na tayo. Nagawa na natin yung multi-one. Yung pala yung nagawa natin. Check natin guys kung ano na. Naka-up na yung ano. Bakit ganun? Hindi siya naka-up. Natanggal pala. Yan. Tanggal yung ano, kable. Kailan natin ha. Perfect. And, next muna natin gawin. Mamaya natin check yung SQM kick. Kung napansin nyo sa dati kong video, tali lang naman. Doon naman na lahat. May dadagdag lang tayo. Ang lagi lang dito sa interfaces guys is 1. Depende kung ano. Ibig sabihin to, apat tong gagawin natin.
1, anong speed ng una nating internet is 50 Mbps. 50 is 90% tayo ng 50 Mbps. Ilan? 45. So, 45,000. 45,000 din ang upload. Check mo to, guys. Queue discipline, cake. Piece of cake. Ito yung hindi ko naisama. Nasabi maganda daw to. Sabi nila, tinry ko na rin. Okay din naman. Hindi ko alam kung may nabago. Pero, stable naman. So, okay pa rin. Sabihin, okay yung okay yung configuration. So, ito, do not squash lang to. Check nyo lang ito guys sa ilalim ng queue discipline. Cake, 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 piece of cake. Check nyo to yung advance. Na dito is nakalagay daw is do not squash. So, dito guys, kinopia ko lang ah. Kinopia ko lang yung config. So far, okay naman. Sabihin, working siya. Allow. ECN, ECN. So, save. Ayan. So, ito pala yung sa 1. Gawa pa tayo nung sa 2. Ilang Mbps ba yun to natin? 50 rin. 3, nasa na si 3? 1B. Ilang yung nilagay natin dito? 45. 45 Mbps. Click lang ulit. Pare-pares lang. Apat na beses lang yung gagawin kasi apat yung lagay nating ano eh. Ayun. So, dalawa na tayo guys. Dalawa na. One, two, isa pa. Ay, dalawa pa. Saan na yan? Ayun. C1C. C1C ay 150 Mbps. Tama, di ba? 150, 150. Mas mo sa 90. Alam ko, 135 to eh. Tama. So, 135,000. Cake. Piece of cake. Advanced. Do not squash. Allow. And easy. Save. So, nakailan na tayo? Ito na. Last one. Dami. Grabe yung setup ni sir. Eric. Malupet. 1D. 50 Mbps dito. So, 45 lang din. Mbps. And the cake is squash. Now PCN apply. So yun guys, tapos na. Tapos na yung SQL cake. Yun lang yung QoS sa apat na ISP. So okay na. So, yun na yun. Naka-check na ba lahat? Double-check lang natin, ha? Mamaya, tuloy-tuloy na yung testing natin. So, next natin is Adblock. Actually, automatic running naman na si Adblock. Pag-check lang ni Adblock is dapat enabled saka may 41,000. So, paano natin siya i-check? Ito tayo syempre sa browser, speed test. Yan, may mga ads yung gilid nun eh. Ba't di online yung ano? Ba't di ako online yung eh? Check lang natin guys ha. Wala akong internet. Okay naman. Ping natin si 888. Wala.
Okay naman. So, check lang natin yung nangyari. Okay. Actually, tapos na natin lahat. Check na lang natin kung gumagana. So, ililipat ko yung 1 ko sa 1B. Yes, ay wireless. Face. Start ko lang lahat guys. So yun, gagawa na rin ako ng backup file para hindi natin makalimutan. Set na rin pala natin yung oras ng system. OpenWRT or ISP. 21. Asia, Manila. Ito ka na rin yung password. Ang mamaya na lang pala. Kasi kumuha na yung ano, internet, bakit ganun? 20.1. Connected naman ako. Bakit hindi siya lumalabas dito? So guys, ha, check muna natin. So putulin ko na muna to guys. Check ko lang kung saan ako nagkamali. Okay? Guys, nakita ko na yung problema. So yan, online na siya. May hindi pala akong napindot kanina. So ito yun guys, ha. Punta natin si load balancing. So, si load balancing, nung gumawa tayo nung ditong una-una, di ba, edit natin to. Wala to kanina, guys, oh. Di ba, nagganto lang ako kanina. 8.8.4.4, tapos bumaba na tayo. Kung re-rewind yung video. So, dapat pala. So, nung binalikan ko siya, hindi siya na-add. Dapat pala pindutin mo to. Add. Kala ko automatic add na yun, eh. So, in-add ko na uli siya. Kasi dito, di ba, tracking reliability, dalawa. So, dapat dalawa yung may add natin dito. So, hindi ko napindot yung plus. So, yun na guys. Ayan, ngayon, inayos ko na lahat. Lahat yan meron na. Ayan, hindi ko kasi napindot kanina yung, hindi natin napindot kanina yung plus. Dapat pala pindutin yung plus. So, yun. Okay na guys. So, check natin guys ha. Pakita ko sa inyo. Itong ginawa natin, kaya hindi tayo nagkaka-internet kanina kasi nakikita ni OpenWRT, hindi online naman si wala siyang ma-ping. So, ngayon, okay na siya. Yan. So, ilipat ko siya muna. Si 1B to, ha. Nilipat ko siya sa 1B. Dito siya ngayon, guys, eh. Saan yun? Dito siya ngayon, guys. Ilipat ko dito. Si 1A. So, may engine disconnected to. Natin guys. May disconnected na si 1B. Si 1A na yung okay. Speed test na rin tayo guys para makita nyo yung wala ng ads. O diba? Wala ng ads dito. Yan. So online na ngayon si B. Hindi pa niya nakikita ng offline si B. Pero ito online na si B. Dapat offline natin. So yan. Pamilipat ko pa rin siya. Ganun na ulit. So yun guys, okay na yung configuration natin. Well tested na. Salamat, sana may natutunan kayo.